mga Kayopi, welcome back. So meron na naman tayong dalawang laptop here. So this is from our subscriber who asking our help to upgrade their laptop. Hello mga Kayopi, welcome back. So meron tayong dalawang laptop here na ating aayusin or we will upgrade. This is a Lenovo Ideapad 330. One is a Ryzen 5 model and the other one is an Intel model and i5. So, upgrade na natin. I'll just gonna show you on how we gonna upgrade the Lenovo Ideapad laptop to a faster one. Because it's using an old hard drive. At the same time, 4GB lang yung RAM niya and Windows 10 to. So, kailangan nating i-upgrade yung hard drive nito to an SSD. So, meron tayong, ta-da! Verbatim na SSD card. So, ito yung pinadala sa atin ng ating subscriber and additional 8GB of RAM ng yan, Transcend. Upgrade na ngayon natin to. Meron tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, may 13 screws. So, tanggalin natin yung screws na yun para mabuksan natin yung laptop. So, mga kayo, pwede for optical drive pero wala naman siyang optical drive. So, yan. Yung optical drive kasing yan, pwede mo din siyang lagyan ng mga additional hard drive na pwede mong ilagay kung ayaw mong ng CD-ROM kasi obsolete na ngayon yung mga disk ROM. Yan, natanggalan natin yung mga screw. So, we will now try to open the back panel using this tool. Yan, yung ating tool mga Kayopi. O-open na ngayon natin to. So, well, let's first start in the side. Kung wala kayong gantong tool, you can use a credit card. Maangat nyo siya from the keyboard. Yan. Then, we will gonna slide that. So, yan mga Kayopi. Natanggalan natin yung back panel. So, using this one. So, pang prick lang. Yan yung loob ng ating Lenovo Ideapad 330. So, medyo madumi yung pan. Later, try na lang natin siyang i-blow ng air para matanggal yung dust ng fan. Pero basically, before we start, kailangan nating alisin tong battery. Yan mga Kayopi. Para ma-ensure na walang mag-short. Then, tanggalin natin yung hard drive. So, yan. I-slide ngayon natin mga Kayopi yung hard drive. Yan. So, na-install na natin yung SSD card. Sunod is yung ating Transcend na RAM. So, yan mga Kayopi yung ating Transcend. We'll just need to plug it. Yan. So, slide natin. Then, yun, no? Nakabit na natin mga Kayopi yung ating RAM at yung ating SSD. Yan mga Kayopi yung ating pag-i-install. So, ang gagawin natin na dito is linisin lang natin, then balik na natin, tapos ipo-format natin yung laptop para fresh OS siya. Then, this one, lalagay natin sa external enclosure. Saan ba yun? So, yan mga Kayopi, lalagay natin dito para makuha yung mga files. So, yan mga Kayopi, yung ating laptop on upgrade na natin. Yan na yung hard drive niya. So, hindi na siya ating 100% yung memory niya. So, kasi 12GB kasi 8GB nilagay nating stick. So, bilis na to. So, yan, bubukas tayo mga Kayopi. Ayan mga Kayopi, try nating i-restart itong machine. Yan ay kung mabilis mag-boot after upgrading. So yan, let's restart. So yan mga Kayopi, nag-restart na yung ating Lenovo. So yan, tingnan natin kung paano siya mag-boot up. So yan o, nag-boot na siya. Tapos na yung Lenovo booting. Yan o. So, password. So, yan mga Kayopi, oh. Yan, oh. Magagamit na natin yan. Gusto nyo mag-browse agad after opening? Click natin yan. Oh, yun. Diba? Bukas na. So, yan mga Kayopi. Okay na to. Bigyan na natin sa ating subscriber na nagpagawa ng laptop na to. Yan mga Kayopi. Upgraded na yung ating laptop. So, please don't forget to subscribe and hit the notification bell below. Bye. Thanks for watching.